pinakabagong labas na scooter, mga brothers, ng Bristol. Itong ADX 160, napakaganda mga brothers. Ito ginalingan talaga ng Bristol, kaya sigurado mahihirapan ng tapatan ito ng iba, no? Napakagandang dual sports scooter mga brothers. Kung naghahanap ka ng mga something na adventure ride na gamit ang isang scooter, ito yun, no? Tignan nyo pa lang dito sa kanyang headlight na split type. And I think this is a projector lamp na LED. Quality, tsaka yung fairings niya, no? Yung body niya, no? Kakaiba rin, no? Pero maraming nagsasabi, Honda ADV daw. Pero hindi, iba siya. And I think mas mahaba siya, mas malapad siya kung kumpara natin sa Honda ADV, no? Anyway, balik tayo rito. Napakaganda. And also, sa emblem pa lang, oh, eleganteng-elegante na, di ba? Tsaka walang sticker. Ito yung gusto ko sa isang scooter, mga brother. Walang sticker, di ba? Titingnan nyo pa lang, oh. Ganda ng build. I think ito, baka ito, mag-click ito. Pagdating sa laban ng mga 150cc pataas na scooter, eh also ito, dual sports. Ayan, oh. Ito, mga brothers, ito, pakita mo, putol. May package dito. Ayan. And also, andito yung switch niya. Pakita mo dito, tol. Ayan, oh. Dito yung switch naman kung i-start mo isang kung i-start mo na tong ADX 160. And I think this is a keyless, pero may susi siya eh. Ayan, ito dami oh. Maraming susi na, pero may key, ano siya, may keyless feature yata siya. Ayan, and then also TFT display na rin ito mga brothers. Naka-naked yung handlebar niya. At ito yung gusto ko sa Bristol, hindi nila tinitipid yung switches nila, na premium talaga. Ayan oh, left and right, busina, low beam, tapos meron ka pang flasher, hazard, di ba? Kompleto kahit scooter. Kill switch, di ba? Electric starting, switch ng ilaw mo, and also yung ABS mo kung gusto mong i-off kung mag-off-road ka, di ba? Ito, saka makakita, na-on and off yung ABS. Di ba? Windshield mo adjustable din, katulad din sa Maxi 400 din nila. Ayan. And also yung ating pillion, yung upholstery dito, isa pa ito sa hindi tinitipid ng Bristol. Napakaganda, quality. May provision na rin siya para lagyan ng isang top back, di ba? Kapal, ayos. Dito sa kanyang side profile, napakaganda rin magmula rito sa mattings dito sa tapakan. Yan, may option ka rito kung gusto mong tumapak dito, standard and put forward. No, tapakan ng pillion, aluminum na rin. Ganda ng engagement. Ganda ng build. Hindi na mabuksan to eh, pero siguro ito malaki rin yung ano, under seat compartment nito mga brothers. Ayan, no? So going naman dito mga brothers, isa sa mga nagustuhan ko rito, pagka mga dual sports, syempre dapat naka-rim, katulad nito naka-rim. Diba? And also disc brake na rin ito, single caliper yan. Single caliper, single piston caliper, baka mamali na naman tayo. Dito sa harap, check natin mamaya. Taas na ang size ng gulong niya is 13 inches na semi-black na. Dito sa harap, teka, yung shock niya naman dito sa likod, nakabaso na rin ito. And I think this is a oil type na shock, which is good, lumilevel na rin. Diba? Dito sa harap, ayan, same approach din. And I think this is a 14 inches. Patulad din sa ano, patulad din sa Maxima 400. Ayan oh, naka semi black tire din ito. Ito talaga, naka rim siya and also tubeless oh. Naka setup ng tubeless pero naka spoke. Maganda to lalo na kung pang off-road mo. Isa pa sa highlights nito, upside down fork, di ba? Saan ka pa? Kaya mahirap tapatan ito ngayon mga brothers. Tapos, naka ABS yung harapan niya. Ayun. Ayan mga brothers, dual channel ABS. Ayan oh. Tapos dalawa yung piston pad caliper niya. So naka CST na rin pala yung gulong nito. Magandang gulong to mga brothers, no? Ngayon sakyan natin para ma-feel natin. Ilan ba yung ano nito? Tank capacity nito? 11 liters. 11 liters yung tank capacity niya mga brothers, oh. Ayan. Tapos yung taas niya 790mm, kasi taas to ng Classic 250 ko, no? So approachable naman to ng mga 5455. Ayan. So maganda rito sa kanyang dashboard, no? Naka-naked handlebar. Ayan. Tapos upright body position ka rito. Ito nga yung sinasabi ko, may option ka rito. O, oh, diba? And also yung feels ng upuan, komportable ah. Medyo manipis dito banda, which is good, kasi pagka umusog ka, makakababa ka agad. Ayan. And then may catch dito. Ayan. So maaabot mo siya pagka wala siya sa center stand. Naka-center stand eh, ewan ko. Siguro bawal siguro may ano to. Pero subukan natin. Ayan, binaba ko na. Ayan, 790 mga brothers. Ganito. Tiptoe ko, nakatingkayad konti. Ayan o, di ba?
Pero again, abot ko pa naman. Tsaka mag-angla naman yung motor eh. Di ba? Nakaganda. Ayos pala to. Pero medyo matigas yung kilya niya. Matigas konti yung kanyang foaming. Pero makapal. Tsaka gusto ko yung upholstery. Makapit naman. Ako papalitan ko itong mga brothers na handlebar. Mas mataas konti. Pero again, okay naman siya. So once again mga brothers, this is a Bristol ADX 160. Napakagandang dual sports scooter kung gusto nyo mag-adventure. Ayos na ayos. So mga brothers, comment nyo nga pala kung ano masasabi nyo dito sa motor na ito. Pag-usapan natin sa comment section and also share nyo naman ang ating episode dyan sa Facebook. And also mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated dito sa Makina Motor Show 2023.